What's up sa inyo mga kapenyo? At today meron na naman tayong balita mga kapenyo. At napakalupit na balita to. Jormel! Unti-unting mararating kalangitan ng tiyane. Putang inakayari ka. Delikado ka rito, Jormel Labading. Inasabi ko sa'yo, yan kasi masyado kayo mapanghusga. Nasabi nyo na kami yung magnanakaw. So ngayon dito, makikita natin, no? At tara, mga kapenyo, wag na natin patagalin kasi sobrang init na issue nito. Hot issue to ngayon, mga kapenyo. Sabay-sabay natin panoorin ang pinahayag nga dito ni Utol Billy Jack, mga kapenyo. Nakakahiya ka sa mga ayala. Pasintabi na sa mga ayala, ha? Wag sana kayo ma-hurt dito, but this is a wake-up call para sa inyo na may mga putang ina kayong miyembro na pamilya na tanga. Grabe. Galit na galit ka agad si Utol Billy Jack. Paano ba naman mga kapenyo? Kahit naman talaga sino, magagalit kung ikaw ba naman inuutakan at niloloko na. Bakit ka papayag na ginaganong ka, diba? Ito nga yung sinasabi ko dun sa nakaraan kong vlog na sinasabi ko nga sa inyo, kung talagang totoo itong sinasabi ni Billy Jack, talagang dali kayo dito. Pero ngayon, unti-unting lumalabas talaga ang katotohanan at naniniwala tayo na napakaraming alam ni Billy Jack. Kasi yung pag-vlog niya kahapon, akala ko hanggang doon na lang yung kanyang i-upload ngayon. Pero puta rakis mga kapenyo, nagulat ako. 4 hours ago nung nakita ko to, talagang may bagong upload na naman etong si Billy Jack. Aba, teka, kako. Mukhang marami talagang nalalaman etong si Billy Jack. Mukhang maraming ibubulgar. Kaya Jormel, puta. Chachaniin kita ngayon, hinayupak ka. Yan yung sinabi ko sa'yo. Husga kayo ng husga sa aming mga reactionist na kami yung magnanakaw. Tingnan nyo muna yung sarili nyong salamin. Matuto kayong manalamin. Baka mamaya magsalita ng pangit. Di bali ng pangit. Parami naman tayo. Natanga katulad nitong Ricky Ayala na to. Ang tanga mo. Ha? Tangin na magkano ang 10,000? Ha? Gasolina tolpi ko na lang yan ngayon. Magkano ang 1 litro ng gasolina ngayon? 70 pesos. Dito pa yan sa Pampanga. Pag dyan pa sa Manila, 80 pesos yan. Ha? Ito ba nakakatawa? Ngayon yung mga puppet mo na si Rendon at saka yung kapatid niya na si Jormel. Ayan mga kapenyo. Ito yung gusto kong marinig mga kapenyo. Yung mga puppet. Putang ina. Maganda to. Gumagawa ng mga fabricated post. Mm-hmm. Na kala nila hindi ko naman alam. At may mga ebidensya naman talaga ako na sila naman na nag-push din sa akin para mag-demand. Ha? Tanga kasi to si Rendon. Nag-orchestrate siya ng something negative. Akala niya, kaya niya. Okay. Putang ina, hindi niya alam mas matalino ako sa kanya. Ha? Ngayon, pinagtatakpan mo lahat ng inyong kapalpakan, Rendon. Nanginginig na siguro pit mo, putang ina ka, na-expose itong boss ninyo nang dahil sa putang inang katangahan mo. Putang ina, Rendon, tang ina, ang lulutong ng binitawan ni Utol Billy Jack dito, putang ina. Basta talaga mga doggy-doggy labadors eh, putang ina. Wala talagang mabuting magagawa yan, no? Ito, katulad na lang nito ni Labading, mga kapenyo, no? Ito nga yung sinasabi ko sa inyo, talagang dito, mga kapenyo, pag talagang lumabas ang katotohanan dito at talagang totoo ang sinasabi ni Utol Billy Jack, sabi ko sa inyo, B-O-T-Y, dali kayo dito. Kaya nga sinasabi ko dito, hindi ako nakikialam dito sa B-O-T-Y issue versus kay Billy Jack. Pero dito lang ako may pakialam, kay Labading. Dahil ang hinayupak na to, talaga naman mga kapenyo, talagang kulang na lang idikdik kami pababa nung mga panahon ng issue dito kay Alexis mga kapenyo, no? Kaya Jormel, inasabi ko sa iyo, putang
Delikado talaga kayo dito, kaya kailangan nyo talagang magsalita dito. Huwag nyong pasalitain yung mga bata-bata nyo lang dyan. Kailangan kayo mismo yung magpaliwanag sa aming mga Bisaya. Kasi napakaraming mga Bisaya ang talagang bulag o tulog dito. So ngayon pa lang namumulat, lalong-lalo na itong isiniwalat ni Utol Billy Jack. Eh ngayon, namumulat na yung ibang mga kapwa natin Bisaya. Kaya doon sa mga kapwa natin Bisaya, kailangan maging matalino rin tayo at kailangan imulat natin yung mga mata natin kung niloloko pa ba tayo o hindi na. Wala naman pong masama na sumali sa Battle of YouTuber dahil isa po tayong reactionist din dyan, dahil isa rin po tayo sumusuporta dyan at full support po talaga tayo dyan. Pero kung niloloko na tayo, eh yun po ang mahirap. Kaya kailangan po natin marinig ang boses ng Battle of YouTuber Management. Yan lang po ang aking hiling, di ba? Yan po yung kailangan nyong ipaliwanag talaga kung bakit nagkakaganito etong si Billy Jack. Ha? Tanga na, ikaw rin naman nagsulsul sa akin, nagtanong lang naman ako sa iyo. Ikaw pa nagbigay ng contact number nitong boss niyo sa akin, di ba? Hindi naman sana magkaganito kung talagang you can provide. Ama. You guys can provide. Eh hindi. Nagkakataon kasi binubulsan niyo yata yung talagang dapat na sobrang budget, putang ina niyo. Di ba? Ang laki-laki ng event ninyo, tapos gagaguin yung mga tao. Bali-balita ako pa. Tangina, pumayag yung... Tangina kasi, ba't kayo pumayag yung mga taga-Bisayas? Benching ko na lang, nagsimula yata sa 50. Or yung iba doon, 100. Tapos bumaba ng benching ko, pumayag pa. Kaya naman yun, man. Walang ganun na negosyo, putang ina. Kaya nga eh, ito rin yung mahirap sa ating ibang kabisayaan, no. Ako, waray po ako, mga kapengyo, no. Pero ang akin lang, minsan wag din tayo maghangad sa pera. Alam ko na mahirap ang buhay sa Bisayas at alam ko na mahirap kitain yung halagang 20,000 to 25,000. Pero mga kapengyo, no, lalong-lalo na sa mga kapwa ko Bisaya na sobrang mahal na mahal ko, wag din po tayong papayag na inuutakan tayo. Lalo na kung ang offer talaga dyan is 100,000, yun po yun dapat na nasusunod. Ngayon, kung ooperan tayo ng 20K, 30K, pag-isipan po natin ng maigi o 10K. Kasi po, buhay at katawan nyo po ang pwedeng mawala dito. Unang-una, pag tinamaan kayo ng talagang solid na suntok na hindi naman sinasadya, na talaga napuruhan kayo, sino po ang sasagot ng hospital nyo? Ito po yung aking pinapaliwanag lang po dito at sana maintindihan ng lahat, mga kapengyo, no. At dito medyo talagang nagising tayo, kahit ako talagang namulat ako, mga kapengyo, dito sa sinasabi ni Billy Jack. Talagang may punto, mga kapengyo. Punto by punto yung kanyang sinasabi dito. Nung unang video niya hanggang ngayon sa pangalawang video niya, yung kanyang statement eh dire-diretso. Walang labis, walang kulang. Halatang nagsasabi ng totoo, mga kapengyo. Kaya dito, mga kapengyo, kailangan talaga na lumabas ng Battle of YouTuber Management para mapag-usapan to at para mapanood natin, mga Bisaya, kung talagang ano ba ang totoong nangyari. Tinginan nyo, manggagansot at manluloko kayo. May mga ano pa kayo? Mga investors na sponsors na magbabayad ng malaking halaga para lang ma-shoutout, hindi nyo pa ma-promote, mga punyeta kayo. Ang bobo ninyo. Ano ngayon, Rendon, sa sobrang desperado nitong putang ina motivational peking speaker na to, ha? Motivate ko no yung puta. Ha? Nag-text to kay Coach Alexis Tolentino. Alam naman natin na binan siya mismo ng Battle of the Battle YouTubers of Management. Dahil nga nag-knockout to ng mga videos nung ano, pay-per-view. Okay, real talk talaga yan, mga kapengyo. Nandyan yung kung saan si Alexis, eh talagang umiyak pa siya noon, mga kapengyo. At doon nga, nakuha niya yung aming ano, naawa kami kasi sa kanya. At talagang kita naman natin na talagang umiyak doon si Alexis, mga kapengyo, no. Kung saan lahat ng mga reactionist eh nagtulong-tulong nga para matulungan itong si Coach Alexis. At dito nga, mga kapengyo, tignan pa natin yung sasabihin ni Billy Jack. Nagkataon siguro sobrang desperate move ni Rendon para mapagtakpan nitong kapalpakan niya talaga. Sa kanya nagsimula tong kapalpakan na to. Okay. Ha? Bago ang mapunta kay Ricky Ayala. Tangina, man. Tinext niya si Coach Alexis Tolentino, ginagamit niya na naman si Loco. Siguro ito naman isa, mahina kasi to si Coach Alexis Tolentino, si Kabakla ay STCE Kabakla. Putang ina. May simpleng papyaw doon na si Billy Jack, putang ina. Akal. No.
Tinex siya ni Rendon na para mag-reaction sa mga video ginagawa ko. Para sirain yung katotohanan. Ngayon, ito naman si Kabakla, ay si Kabakal. Inulit-ulit eh. Tinex niya yung ibang reactionist, tapos mga brad ko pa. Na nakakatuwa na lang dahil nagbigay respeto itong mga brad ko sa akin na bilang kapatid nila sa aming kapatiran. Mega shoutout to the Supreme Fraternity Tau Gamma Phi. Capital S sa inyo mga tol. Tapat sila. Hindi nila sinagot si Kabakla. Nautos daw ni Rendon. Ay, si Kabakal pala. Ito naman si Kabakla. Si Kabakal. Hindi nag-iisip ng tama. Sobrang desperado rin makabalik sa Battle of the YouTubers. Mga hamak at sisirain ang katotohanan. Na which is itong si Rendon. Grabe mga kapenyo, yung mga binibitawan ni Billy Jack dito. Punto by punto. Yan yung sinasabi ko sa inyo na dire-diretso yung kanyang pananalita. At talagang walang sabit mga kapenyo. Kung makikita nyo sa kanyang video, walang cut talaga yan mga kapenyo. Talagang isinisiwalat niya at alam niya yung totoo sa kanyang sarili mga kapenyo. Kaya dito, utol Billy Jack, huwag ka mag-alala. Makukuha mo yung aming atensyon. At sobrang hindi ka namin iiwanan sa Eretol. Hanggang sa huli, kilala nyo naman siguro ako, tol, na ako nga eh, naiwanan na ng lahat, no? Puta na kayo, salos kami na lang ni Utol Biaero, ni Utol Tonyo, ang natirang mandirigma. Pero puta, lumabang kami hanggang dulo. Yan yung sinasabi ko. Tangay na, kung salita ang iwanan lang, eh walang iwanan talaga to mga kapenyo. At dito, naniniwala ako sa pinaglalaban na ito ni Utol Billy Jack. Ah? Sumasang-ayon ako sa kanya mga kapenyo. Pero hindi ibig sabihin na nakikialam na ako dito sa BOTY. Ang akin lang mga kapenyo, dito sa kanyang statement at sa kanyang pinapaliwanag, eh talaga sumasaludo ako dito sa pinaglalaban ng aming kapatid na si Utol Billy Jack. Nagawa niyang puppet si Kabakla, ay si Kabakal. Si Kabakal naman, naniniwala na makakabalik siya, false hopes and false promises na naman. Ang dami niyang false hopes and false promises. Ha? Hindi naman talaga dapat madadawit dito si Ricky Ayala, kundi din dahil sa'yo, Rendon. Diba? Grabe mga kapenyo, no? So parang ang ugat pala talaga dito eh si Rendon mga kapenyo. Talagang pinupunto ni Billy Jack dito, no? At kitang-kita nyo naman na wala sa issue talaga etong si MG, no? Si Makagago. Kasi sobrang saludo tayo kay Makagago mga kapenyo. Alam ko at nakikita ko kay MG na mukhang mabait talaga itong taon to. At may respeto sa kapwa tao. Katunayan nga mga kapenyo, dinagdagan pa niya ng 10k ata or 20k yung TF ni Billy Jack, kaya naging 40k. Yan ang may puso mga kapenyo. Yan ang marunong tumingin sa kapwa tao. Huwag po natin gawing animal ang mga tao, no? Pasahurin natin ng tama, ibigay natin yung karapat dapat sa kanila kasi pinaghihirapan po nila yan. Hindi po nila yan hinihingi sa inyo, di ba? Gaya nga na sinasabi ni Utol Billy Jack, yung kanyang reputasyon na sinisira niya yung kanyang sarili para sa mga Bisaya, para ma-hype lang. Kumbaga, minumura niya ang mga Bisaya, ginagago niya ang mga Bisaya, tinatrustok niya ang mga Bisaya para ma-hype ang inyong event, di ba? Yan yung pinaglalaban dito ni Utol Billy Jack. Yun doon sa sahod na sinasabi nyo na 10k, isa rin yun na pinoproblema ni Billy Jack dahil unang-una may anak tong tao na to, magkakaanak na. Tapos, yun nga, buntis yung asawa niya. So, kailangan niya ng financial. Oo nga naman, inoperan nyo nga naman siya ng 10k nung unang laban niya sa Battle of YouTuber. Tapos, sabay sa pangalawa, napakababa na. Diba mga penyo, kahit pa sabihin natin may problema ang production, may problema ang BOTY, hindi po yun rason eh. Kasi mga talent nyo po yan. Yan po yung mga taong isa sa nagpapasikat ng inyong event. Sila talaga ang nagpapakahirap at naikipagsuntukan sila, halos mamatay pa mga kapenyo. Real talk po yan. Dahil kung napuruhan talaga si Billy Jack doon kay Bagsik, malamang sa malamang yung 100,000 na ibinibigay kay Billy Jack, kulang na kulang pa. Yan po talaga yung real talk dito. At talagang naiintindihan ko to si Billy Jack, bakit nga niya sinisisi ang BOTY management dito at talagang pinpoint na nga niya etong Ricky Ayala nga daw at talagang pinapalabas niya, no? Pati etong si Rendon Labador. At talagang kailangan nila na magpaliwanag para dito kasi malaking kasirean talaga to sa Battle of YouTuber. Maniwala kayo mga kapeyo, ang laking epekto nito sa Battle of YouTuber kasi lahat tayo mga Bisaya magigising tayo dito at matutuktukan tayong lahat mga kapeyo. Bakit tayo natutulog sa ganitong larangan, no? At alam natin mga kapeyo, yun na
na may prinsipyo tayo sa sarili natin. At alam ko na matatalino yung mga viewers at mga nanonood sa atin. Alam nila yung pinaglalaban nito ni Billy Jack. Kaya mga kapenyo, lagi kong paulit-ulit kong sinasabi dito sa vlog ko. Doon lang po tayo sa tama. Huwag po tayong lumagay sa mali. Pag mali, mali. Hindi po natin pwedeng itama ang mali. Yan po ang lagi kong sinasabi dito at yan po ang aking paninindigan sa aking sarili. Kaya ako mga kapenyo, di bali po ako mapaaway, di bali po ako mabash, basta po alam ko po yung aking pinaglalaban. Ganun din po ang prinsipyo ni Utol Billy Jack. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanood dito sa panibago natin reaction video at kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong reaction videos.